Samahan mo ako at panoorin natin ang maikling kwento ng simpleng pamumuhay noong unang panahon. Isang araw may maglolo, tinanong ng apong lalaki ang lolo niya. Lolo, paano kayo nabuhay noon nang wala pang teknolohiya, internet, cable TV, computer, drone, bitcoin, color TV, microwave oven, aircon, automatic na kotse, at walang mobile phone? Sagot ng lolo, katulad ng pamumuhay ng inyong henerasyon ngayon, walang mahabang pasensya, wala nang gaanong pananalangin, pagkakaunawaan, walang paggalang, walang GMRC, kulang sa quality education, mahinang pagkatao, walang kabutihang loob, wala nang hiya-hiya, walang pagkamahinhin, walang katapatan, at lalong wala nang takot sa Diyos. Kami ang mga taong isinilang mula 1930 hanggang 1980 ay masasabi kong maswerte at pinagpala. Ang aming buhay ay isang patunay gaya nito. Habang naglalaro at nagbibisikleta, hindi kami nagsusuot ng helmet. Pagkatapos ng eskwela, kami mismo ang gumagawa ng aming takdang aralin at laging naglalaro sa mga bukid hanggang sa paglubog ng araw. Naglalaro kami kasama ang tunay na mga kaibigan, hindi mga virtual na kaibigan. Kapag nauuhaw kami, umiinom kami sa gripo, sa mga talon at hindi sa mineral water. Hindi kami nag-aalala at hindi kami nagkakasakit kahit na isang tasa o pinggan lang ang aming ginagamit kasama ang aming mga kaibigan. Hindi kami tumataba kahit na araw-araw kaming kumakain ng tinapay at pasta. Wala kaming problema sa aming mga paa kahit na nakayapak lang kami. Hindi kami gumagamit ng food supplements para manatiling malusog. Kami ang gumagawa ng aming mga sariling laruan at nilalaro namin ito. Hindi mayaman ang aming mga magulang pero binibigyan nila kami ng pagmamahal, hindi material na mga regalo. Wala kaming cellphone, DVD, PSP, game console, Xbox, video games, PC, laptop, internet at chat. Pero meron kaming tunay na mga kaibigan. Pumupunta kami sa mga kaibigan ng hindi inaanyayahan at nagbabahagi at nag-i-enjoy ng pagkain kasama ang kanilang pamilya. Malapit o kasama lang namin ang aming mga magulang upang mas mabigyan kami ng panahon na kasama kami at ang kanilang pamilya. Maaring meron kaming mga litratong black and white pero makakakita ka ng makukulay na alaala sa mga litratong ito. Kami ang henerasyong natatangi at lubos na nakakaunawa dahil kami ang huling henerasyong nakikinig sa kanilang mga magulang. At kami rin ang unang henerasyong napilitang makinig sa kanilang mga anak. Kami ay limitadong edisyon, apo ko. Gamitin at matuto kayo mula sa amin. Kami ay isang kayamanan na maaaring mawala na sa lalong madaling panahon. Please subscribe and follow for more inspiring stories. Thank you and God bless you always.